Magandang hapon po sa inyo, mga ma'am. Good afternoon po, sir. So, hindi po binigay yung sweldo ninyo. Paano pong reason daw? Yes, wala daw po silang pera. Yun lang po yung reason. Walang pera, pero tuloy-tuloy ang bayad sa tuition ng mga estudyante. Ang ano po kasi sa kanila is government subsidy po. Oh, mas lalo na. Hindi naman nagkukulang ang gobyerno. Sabi po kasi, hindi pa daw po nag-release ang DepEd. Subsidy po. Yun po ang sinasabi sa amin. Ridgewood School of Caloocan. Yes, private po. School po ito. Yes, po. Pero may subsidy na tatanggap sa DepEd. Yes, yes po. Okay. Magandang hapon po, Sir Joseph. Magandang hapon din po, Senator. Sir, ang nyari po? Ang usapan naman namin yan, bali pagkatapos ni school year, ay i-refund po namin yung mga ano namin obligasyon. Tapos, may kulang talaga rin kami, sir, sa pasahod. Dahil nga, na-delay din namin yung subsidy sa gobyerno. Actually, ang pangako din sa amin ng gasto. Na-delay ang inyong subsidy? Anong klaseng subsidy po yung ina-expect nyo from the government, from DepEd? Opo, opo sir. Yung, di ba, subsidized kami rin ng government, yung grade 11 and 12, mayroon kaming makukuha din po, sir, sa ano. Grade 11 and 12, tinuturo nyo po? Mula elementary to senior high school po. Siya po ay preschool. Oh, yung mga teachers na grade 11 and 12 ang dapat, kung totoo yung sinasabi mo, ang maintindihan namin na nadidelay ang sweldo. Pero yung mga hindi grade 11 and 12, yung primary hanggang grade 10, hindi dapat kasama sa hindi napapasweldo ng maayos dahil hindi sila kasama doon sa subsidy from the government. Bali, dyan kami kasi sir nag-ano ng income namin eh. Yan, umaasa kami sa subsidy. Oo nga, sir. Kaya nga yung subsidy na yon in-specify subsidy for grade 11s and 12s. Pag nalaman DepEd yan, baka i-cancela yung inyong subsidy. Bali, sir, kasi sa aming mga ano, mga sa aming elementarya po, sir, kunti rin po ang aming, ano, yung aming estudyante. So, hindi rin halos sila nakakabayad. Kung ganun, sir, magpa-subsidize na lang kayo kumpleto from kindergarten hanggang grade 12. Opo, sir. May application na po kami. Yun nga lang, hindi pa... Well, then, dapat, sir, mabayaran ng tama ito mga teachers ninyo. Opo, sir. Bali, ang kulang lang na po namin, sir, bali, nag-partial kami kasi sa April at saka May. Yun na lang po ang may kulang. May partial. Partial lang po kasi ang aming... Ilang buwan na nadidelay yung DepEd sa pagbibigay ng kanilang subsidy sa inyo para sa grade 11 and 12? So, halos 7 months. 7 months delayed, okay. Para sa grade 11 and 12 to. Opo. Pero may nakuha na rin po kami sir sa grade 7 and 10. Ang aming na lang na hindi nabayaran ay yung pasweldo ngayon sa April and May. So yung sweldo po kasi namin ng April tsaka po ng May, Sir Rafi, is hindi pa po talaga kompleto. So dahil nga po puro partial po ang binibigay sa amin, hindi po namin alam kung magkano pa po yung mga remaining po namin. Like po ngayong April, wala po po kaming payroll. Ayun po yung lagi naming ina-ask payroll. And even po ngayon, sinabi po nila is, ngayon daw po ay papasweldohin. So, nung Monday pa lang, nag-ask na kami, where's the payroll? So, wala po silang binibigay na payroll. Wala pong nagre-response dun sa GC namin sa staff. O, yun pala sir, hindi klaro, Mr. Swalog. Opo, bali nandiyan na po yung, ano, yung pinagawa ko na po kay Ma'am Juan po. Lagi kasing okay. Ganyan eh. Ayun nga po sir, kasi po yung payroll po namin, 2 weeks na po mahigit, hinihingi po namin yun. Ang sinasabi po, iche-check. So, tignan po kaya natin ngayon kung mabibigay nila yung payroll kung ginawa po nila. Kasi po ganito sir, pag po nag-ask kami ng sweldo, sasabihin po nila hindi pa na-check, kaya po hindi kami napapasweldo. So, ganun po yung nangyayari. Ay, naku, anong klaseng sistema meron kayo dyan? Ayusin niyo po yung mga libro nyo, Mr. Swalog. Sir, may malaking problema kayo dyan. Eh, yung mga guro na ibigay na nila yung kanilang serbisyo, eh dapat on time din may bigay yung kanilang mga sweldo. Actually, ma'am. Sir, magmula nung pumasok kami, well-informed naman kami na nagkakaroon sila ng delays sa sahod. Which is, ang inform lang sa amin is 1 to 2 or 2 to 3 days delayed. Mm-hmm. Pero kami po inaabot 1 week po lagi tapos... 2 weeks. Tapos ngayon na po yung pinakamatagal. Jesus. Yun nga, kasi sir, yun nga, ang inaasan po kami ng ano, kasi nung bago ng mahal na araw, akala namin makukuha na namin ang aming subsidy. Yun nga lang, nagkaroon din ng problema. Kasi nung pinuntahan talaga namin sa DepEd Central, kami na mismo ang pumunta doon kung ano ba talaga ang problema, ba't hindi pa rin kami narilisan. Sinasabi mo ay may problema na naman dito, DepEd. Opo sir, may konting naging problema.
So inayos na po namin. Okay, tinanong niyo ba sa DepEd kung anong problema, bakit sila nadidelay sa pagbibigay ng kanilang subsidy? Eh, naka-program na yan. Kasama sa budget yan na binigay ng Kongreso. Opo, nagkaroon ng problema. May mga pinapasubmit sa amin na document. So ngayon, nung first week nitong June, inayos na po nila. Tapos sabi nga, 2 to 3 weeks ay ma-release na po yung CC namin. Okay, 2 to 3 weeks. Kailan po yung mag-expire yung 2 to 3 weeks? Release hanggang katapusan po, sir. So hanggang katapusan, may bibigay ng mga sweldo nila? Opo, pag once na ma-release na po yung subsidy namin po. Lagi po kasi silang nagsasalita ng ganyan, nagpa-promise po sila na pagdating po ng subsidy, mabibigay po sa amin. Pero hindi po talaga natutupad pag sinasabi po nila yung date na ngayon. Kaya ang gusto lang po namin is assurance kasi yes, lagi po sila nagsasabi ng date pero wala po talaga. In fairness to the school, baka naman may problema dun sa DepEd, hindi nabibigay din ng DepEd as promised. Ganun ba yung nangyari, Mr. Swallow, o hindi? O kayo may problema dyan? Nagka-problema lang sa DepEd kasi last year wala naman talagang ganung problema. Ngayon, nagkaka-problema na at tinatanong nyo kung bakit nagka-problema, anong sabi po ng DepEd? Yun nga, ay inayos naman namin dun sa DepEd nung first week, pumunta na kami doon at naayos na po. Kaya sabi nila, ayusin po ang cheque, tapos 2 to 3 weeks ay ma-release na po. Government Assistance and Subsidies Office, ito po yon. In fact, na-hearing po nga namin ito. Talagang ma'am, may problema sa gaso din. Mm-hmm. Noong nagkaroon kami ng hearing tungkol dito, kung akin po matatandaan, under kay Senator Wing Gatchalian, ang gusto kasing mangyari nung COA na magpa-audit itong gaso. Yung gaso ata ayaw nilang mapa-audit. Ayaw nilang mag-submit ng mga dokumento para ma-audit kung paano ba yung nagagastos yung mga subsidies. Ayaw po ng gaso. Mr. Swallow, sir, so katapusan, tutulong din po kami mag-follow up sa DepEd. Sa end of the month, may bibigyan na pong sweldo. Salamat po, sir, kasi malaking tulong po yun kung ma-release kasi gusto rin namin tugunan ng aming obligasyon sa kanila. Paano yung mga SSS benefits nila na hindi nyo po nahulugan? Paano na ito? Yes, sir. Ibabalik po namin yan, sir, o i-refund namin po. I-refund. Ayun nga po, sir, sinabi po nila is i-refund. Dahil nga po, may usapan po kasi kami about sa benefits na yan, na bago i-refund po sa amin na end ng contract namin is may times 3 and times 2. Pero po, yung tamang computation po na ginawa is ayaw po nilang sundin. So, pinipilit po nilang bawasan pa doon. Tapos ang sinasabi pa po sa amin, ang tama daw pong binigay po na process ng ng mga benefits is times 2 ang guidelines. So sabi po namin tama naman po yung guidelines na yan kung hinuhulog nyo po. Yes, po. Eh hindi nyo naman po hinuhulog yung mga benefits namin. And at the same time, before po namin kami pumayag po dyan sa usapan na yan is sinabi nyo po sa amin times 3 and times 2. So hindi po daw nila susundin yun. Kung magkano po ibinabawas na pera sa inyo, sa inyong sweldo para dalhin sa SSS, yun lang po dapat i-refund. Opo. Mr. Swallow, kung magkano po yung binabawas nyo kada sweldo nila para sa SSS o pilal to pag-ibig na hindi po nakarating, dapat yun full refund. Tama ba, Mr. Swallow? Opo, opo. Kasi last year naman, sir, ganun din ang aming ginawa kasi hindi pa namin naayos, may konting problema pa kasi kami sa SSS. Pagkatapos nito, magsara na lang muna siguro kayo, sir. Ayusin nyo po muna yung sistema nyo. Kasi kawawa yung mga guro. Ayusin po namin, sir, yung mga benepisyo na yan. Eh, wag nyo na po hintayin siguro pag recess ngayon. Pag tapos ng recess, mapapatawag kayo sa Senado. So, sir, katapusan, may bibigay po yung kanilang sweldo, yung full salary na nila, and then sa katapusan din, ibibigay yung refund? Benefits. Opo, pagka once na ma-release na po ang cheque po. Galang-galang na Senador, kung yes, pwede rin po matulungan nyo po kami na mapabilis. Kasi actually, sir, nung pa yan, kaya kami rin nasisira sa tao. Kasi nung nung magmahal na araw, okay, na na-promise sa amin na ma-release, follow-up din kami ng follow-up sa DepEd, sa Land Bank. Kami rin nasisira, sir, sa mga tao. Dahil yun nga, sabi nga nila, promise kami ng promise, tapos hindi naman natutupad. Kasi hindi naman na ipasok dun sa amin sa Land Bank. Okay. Ano aming ibabayad din kami yung maasa. Ang may tulong ko po, tatawag ako sa DepEd para mag-usisa ako kung talagang totoo, hindi pa na ibibigay na 7 months na subsidy ninyo. And why? Kapag sinabi ng DepEd, kung ano man yung reason nila na talagang hindi totoo na ibigay, sabi ko ibigay na para masweldo ni mga guro. Tama? Opo, opo. Salamat at, po. At the same time, ma-refund na po yung mga na-kaltasyo sa sweldo nila para sa mga benepisyo na hindi man inihulog. Tama? Opo, opo, sir.
Eh, obligasyon talaga rin namin po yun. Opo. End of the month, I'll make sure na mabibigay po yung mga sweldo ninyo pati yung mga refund nyo doon sa inyong mga benepisyo. Okay? Paano kayo nakarating dito? Nangutang po kami, sir. Kasi wala po talaga kaming ano, inaantay po talaga namin yung mga sound. Actually, hindi pa rin po kami makapag-apply. Opo. Kasi inaantay po namin talaga yung pera eh. Kasi po, dahil po dyan sa mga ano po namin, sa mga payroll po, di ba? Ang isa pa pong inaangal po kasi namin, hinahanapan po nila kami ng hinahanapan ng way para kaltasan. Sige, ganito na lang po. Bigyan ko kayo ng pambansaya niya, 3,000 kay bawat isa. Sige. Sige. Akin lang yung wallet ko niya. Mga thank you, sir. Kayo. Kasi malaki po kayong nagagawa niyo sa mga estudyante. Thank you po, Sir Rafi. 24,000. Thank you, sir. Thank you, okay, po, Sir Rafi. Yan, 3,000 sila para may pamasahe at kahit pa paano may mauwi sa kanyang pamilya, kahit man lang pambili ng gatas, whatever. Thank you po, sir. Groceries. Sige po, tanggapin niyo po yan. Natawa ako dito. Sabi, ganda ni ma'am, paturong nga po. Sino po? Oh. Ganda niyo raw. Oh, siyempre, mga teacher na po. Ayan. Sige, ma'am. Monitor ko ito. Tatawagan namin yung DepEd. Monitor namin by the end of the month. Dapat mabayaran kayo. Okay? Thank you po. Okay.